Magsitayo po ang lahat para sa nobena sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Mga kapatid, tayo ay lumuhod sa harap ng larawan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sambahin natin siya na nakaluklok sa kanan ng Amang Nabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ni si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo ay pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw. Ngunit ngayon, kayo ay nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, parangal at paggalang, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Ikaw ang tanging anak ng Diyos. Naging anak ka rin ni Mariam Birheng Kalinis-Linisan. Bigay ka ni Maria sa amin bilang tagapagligtas at kapatid. Binigay mo si Maria sa amin bilang ina namin at pag-asa. Pinuno mo siya ng grasya. Punuin mo rin kami ng grasya ng Espiritu Santo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Amen. Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, parangal at paggalang, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Inilalarawan mo sa amin ang mukha ng Diyos na di nakikita, ang Diyos na puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Katulad mo kami sa lahat ng bagay, liban sa kasalanan. Sa binyag, kami ay ginawa mong mga anak ng Diyos na banal. Sa aming pamumuhay araw-araw, may pakita nawa namin ang nakalulugod sa Ama namin. Amen. Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, parangal at paggalang, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Lubos mong naunawaan at nadama
kung gaano kasama ang kasalanan ng bawat tao sa nakaraan, sa kasalukuyan hanggang sa katapusan ng panahon. Sinunod mo ang kalooban ng Ama na iyong tiisin ang maraming hirap at kamatayan sa krus para tubusin ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa at gawin silang mga saserdote para maglingkod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kami nawa ay makasama mo sa iyong patuloy na pagtitiis ng kahirapan para sa kaligtasan ng sanlibutan. Amen. Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, parangal at paggalang, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat ikaw ay mabuti, ang pag-ibig mo'y napakatatag at mananatili, hindi kukupas, walang kautapusan, hindi magwawakas. Amen. Jesus Nazareno, sa mga Katolikong malayo sa simbahan, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga madalang manalangin, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga hinahatulang mamatay, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga labis na pinahihirapan, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga di marunong magtiis, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga sobra na ang paghihirap, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga mag-asawa sa hirap at dusa, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga ina ng mga suwail, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga yumaong nag-iisa, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga ayaw manalig sa iyo, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga may anak na magpapari, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga namamanata sa Diyos, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga nagbabao ng kasalanan, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga bagong lingkod ng Diyos,
Maawa ka, Panginoon. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ako'y
Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sumasa inyo ang Panginoon, Puno Nazareno. Sumasa akin, sumasa atin. Kaya huwag tayong matakot. Ngayon, unang Biyernes ng buwan ng Marso. At ngayong Biyernes, o araw ng pagtitika, araw ng mahal na puso ni Jesus, ang kanyang pangako ng Puno Nazareno ay doon sa mga nabibigatan, nahihirapan, aaliwin niya, bibigyan niya ng konsuelo. Kaya ang Panginoong Jesus, Puno Nazareno, ay siyang lagi nating kakampi, kapiling. Mga kapatid, ngayon din araw ng pagtitika, araw ng Puno Nazareno, araw ng mabathalang awa. Kaya punong-puno tayo ng biyaya ngayon, Biyernes. Ang pintuan ng kalangitan ay binubuksan upang mas matanggap natin ang mga ito. Kailangan bukas palad, bukas loob, bukas isip ang ating kalagayan para tayo ay makaroon ng pagtanggap sa pagbubuhos ng biyayang ito. Mga kapatid, sa harap ng Puno Nazareno, sa harap ng bawat isa, aminin natin ang ating mga kahinaan, mga kasalanan, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na misteryo. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami lahat ay maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga nang wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng ginawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay nagpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay.
Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang iyong ay matakot. Hiling nami iyong tanim tanang kasalanan namin. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahanda sa sinuman ay tumubos. Iligtas ang Israel yaong kanyang hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad na lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo,
hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapa sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga ginigili ko mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo muna ng lahat. Ngayong buwan ng Marso ay buwan ng Fire Prevention Month. Kaya nung auno, galing ako ng Bicol, pagdating ko rito sa may abinida, nakasakay ako sa jeep, traffic, alas 6 ng umaga, daming wangwang, mga bombero sa mga Pilipino-Chinese, sa gobyerno. Oo, meron silang parada pala. Akala ko merong sunog. Kaya alerto ang mga bombero. Daming wangwang. Yan. Ang mga bombero ay pamatay sunog. Ho, may apoy na lumalagablab. Tinutupok ang mga kabahayan, mga gamit, mga building. Apoy. Pag sinabing apoy, yan ay mapamuksa. Sa isang banda, mapamuksa. Pero itong apoy ay isa rin itong tanda, sagisag ng pagdadalisay ng ating buhay. Ayan, ang espiritong banal. So, ang apoy, yan ay sagisag ng pamuksa. Doon tayo mag-focus. Pag tayo ay may galit, may puot, tayo ay na pinamamayanihan, pinamumugaran ng galit, puot, ay hindi ito maganda. Masama itong ngit-ngit, galit, puot. Kaya nga, sabi sa Santo Ebanghelyo ngayon, mula kay San Mateo, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kapatid, mananagot sa Sanhedrin. Ang sino magsabi sa kapatid, ulol ka, gago ka, ay mananagot sa hukuman. Siya ay mapapa sa apoy ng impyerno. Ayan. Kaya, itong mga pananalita ng ating Panginoong Hesukristo ay binibigyan tayo ng warning. Binabalaan tayo. Huwag tayong mapuot, huwag magalit ng todo-todo. Merong tinatawag na righteous anger. Si Jesus nagalit, pero tama. Pero kadalasan ang galit natin ay hindi tama, hindi wasto. Wala sa lugar. Kaya ito ay namamayani
nangingibabaw sa atin at ito ang sumisira sa ating kamalayan, katauhan, kaluluwa. Nababalo tayo ng galit at puot. Nabibilanggo tayo ng puot at galit. Kaya iwasan natin ito. Bakit? Ito ang sisira, wawasak sa ating sanidad. Ang ating sanity na tinatawag. Kaya ang puso natin, ha? Tumitibok pa ba ang mga puso ninyo? Sige nga, dami ninyong tibok ng puso. Ayan, kanino ba ito tumitibok? Sa Puong Nazareno. Anong sabi ng Puong Nazareno? Tularan ninyo ako. Ako ang ehemplo. Ako ang halimbawa. Ako ang larawan ng pagiging mahinahon. Ayan. Ngit-ngit, galit, puot. Pag ito ay nangibabaw, namayani sa ating puso, mga sindikit, dumikit na sin, kailangan tanggalin. Paano? Godliness. Godliness. Linis ng Diyos. Operasyon linis. Operasyon godliness. Ayan. Tayo mga tagasunod ng Puong Nazareno, mga deboto, debota ng Puong Nazareno, matuto tayo sa Kanya. Siya ang ating maestro. Siya ang ating maestro. Siya ang ating kagurangnan. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating modelo. Mahinahon si Jesus. Oh, chill-chill lang siya. Bihira siya magalit. Minsan lang siya nagalit sa Santo Ebanghelyo. Oo. Lagi lang siyang cool. Dapat ganun tayo. Ako taga Bicol, kaya be cool. Cool lang, cool. Chill lang, chill. Oo, mahinahon tayo. Huwag tayong paapekto sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kung tayo nakaangkla sa Puong Nazareno, tayo ay magkakaroon ng attitude, ng disposisyon na calm, relax, and cool. Ayan. Calm, relax, and cool. Hindi tayo papaapekto. Bakit? Alam ko, ramdam ko, ang Puong Nazareno, kapiling ko lagi. Oo. Paano natin mararamdaman na kapiling natin ang Puong Nazareno? Buhay pa tayo. Kaya, pag tayo huminga, the breath that we breathe is the breath of God. Oo. Nung si Jesus ay muling nabuhay, hiningahan niya ang kanyang mga apostol. Binigyan niya ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kayong mga takot, nagkaroon ng kurahe, nagkaroon ng tapang, natanggal ang kanilang takot, nagkaroon sila ng tapang. Kaya mga kapatid, tayo ngayon, panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo magbalik loob sa Diyos, magtika, magkaroon ng kambyada total, pagbabago, tungo sa kabutihan. Sa unang pagbasa, natunghayan natin. Sabi ng unang pagbasa sa libro ng propesiya ni Ezekiel, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Ibig ko nga siya magsisi at magbagong buhay para maranasan niya ang biyaya at awa na nagmumula sa Diyos. Yan. Kaya mga kapatid, isipin natin lagi na ang Diyos hangad ang ating pagbabago. Hangad ang ating kabutihan, kabanalan. Ito ang obheto, ito ang layunin ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay krusada ng pagbabago, krusada ng kabanalan. At ang Puong Nazareno, walang puknat, walang tigil, walang hinto sa kanyang pag-anyaya sa atin, magbago kayo. Sumunod kayo sa akin, tularan niyo ako. Kaya sa misang ito, idulog natin sa Puon Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga nararamdaman, ngit-ngit, galit, puot. Iwan natin dito, paglabas natin sa pintuan, ha? Iwan natin dito, paglabas natin, bagong sigla, bagong pananaw, bagong buhay. Alang-alang sa Puon Jesus Nazareno na lagi-lagi natin sa tuwi-tuwi na nating kapiling. At pakatandaan natin na ang ating hininga ay hininga galing sa Diyos. Ito ang tanda na ang Diyos ay suma sa atin. Kaya magtimpi, magpigil sa ating mga sarili
na huwag lagi tayong pamayanihan, pangibabawan ng ngit-ngit, galit, puot, sapagkat ito ang tutupok sa ating kaluluwa. Pag nakarinig kayo ng bombero, wang-wang, may sunog, ha? O kaya ambulansya, emergency. Kapag may emergency, isipin nyo ang Diyos. Siya lang ang aking tanggulan, pananggalang. Siya lang ang aking tanging pag-asa. Kaya dapat mahinahon ako. Dapat magbago na ako. Bakit? Ang Diyos lang ang may control sa lahat. Kaya nga, sabi sa Salmong Tugunan, hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Oo. Yun lagi ang ating dasal pag nasa peligro tayo. O di ba? Tayo nandito sa Puno Sereno para naninikluhod, nagsusumamo. Oo, nakikiusap, Panginoon, kahabagan mo kami. Kung tayo nakikiusap, tayo ay magiging mahinahon, mapakumbaba at isusuko natin sa kanya ang lahat para ang Panginoon ang siyang mag-control uli sa atin. Huwag na yatin hayaan ang demonyo ang mag-control sa ating mga emosyon bagkos ang Puno na Sereno, mahinahon. Kaya sa misang ito, idulog natin sa kanya ang ating abang kalagayan. Bahala na siya. Meron isang santo, yung contemporary ni Padre Pio, si Father Dolindo Rotolo. Anong sabi niya? Lord, I surrender my life to you. Take care of everything. Take care of my life. Take care of my family. Ulit-ulit niya lang sinasabi yun. Ganon din tayo. Pag tayo nasa peligro, nasa kahirapan, sabihin natin, Panginoong po Nazareno, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa lahat. Ulit-ulit lang yon. Inhale, exhale, inhale, exhale. Magiging mahinahon tayo. Magiging cool, relax, and chill lang. Poong Jesus Nazareno, gabayan mo kami. Poong Jesus Nazareno, bihagin mo ang aming mga emosyon. Maging dalisay ito, maging maamo ito, maging mabait ito, ayon sa iyong pinahayag sa amin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway-away. Kaya hilingin natin sa Diyos na pagkalooban niya tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating itutugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tinataas din namin sa inyo ang aming kapatid, kapamilya, kapuso, kapanalig na mga masugid na mga taga-subaybay sa aming live streaming coverage. Mga OFW, mga OCW, yung mga may sakit, may karamdaman, nag-aalaga sa mga ito, at lahat ng mga nalulumbay, lahat ng mga nabibilanggo sa kanilang mga puot at galit, naway sila ay makasumpong ng
kaaliwan sa inyo. Manalangin tayo. Ama, biyaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, batid mo ang aming nakaraan, kasalukuyan at bukas. Tulungan mo kaming lahat makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama aming handog, ang tinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Kaya manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko, paghahain ninyo, ay kalugdanawa ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan.
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian, mga reliyoso-reliyoso, mga madre, mga seminarista, mga choir, server, mga deboto-debota ng po Nazareno, ang mga masugid na taga-subaybay sa aming live streaming coverage, ang lahat ng mga supporters, benefactors ng Quiapo Basilica Minor, alalahanin mo rin ang mga intentions namin sa misang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din naman lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Nena ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak na esposo, si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ni San Juan Bautista ang aming patron. At lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo,
Ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang katawan at dugo ni Jesus ay tinataas at tayo kumakanta ng amen. Ito ay sagisag ng pagsuko, pagtatalaga ng ating sarili na tanging si Jesus, tanging siya lamang ang ating pag-asa at pananggalang. Kaya kasama si Jesus po Nazareno, dumulog tayo sa Ama upang tayo ay bigyan ng biyaya ng pagbabago. Tahakin ang landas ng kabanalan, ng pagiging maamo, mabait, magalang. Maestro. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sasamahan kita. Saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili lamang, walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim ng Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli namin pananawagan ng inyong donasyon tulad ng mga bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Kinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa amin lahat na nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami nawa lahat ay laging makasalo mo sa habang panahon. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ho ang lahat sa panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Idulog natin sa Poong Nazareno ang ating abang kalagayan na magkaroon tayo ng pagtitimpi sa ating mga bibig, sa ating mga
emosyon na huwag mapangibabawa ng galit. Tunghayan mo kami na naniniklohod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madarama, nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan, ang matatag na pagpasyang magbagong buhay, samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap ng iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin mga kamay ko at paa ay pawang binutasan ng mga buto ng katawan ko. Sa masid ay mabibilang. Amen. Amen. Sumainyo ang Masitayin Panginoon. Ang at sumayo rin. Mangyaring magsuyo ko ang lahat sa pagtanggap ng bendisyon. Mahal na po ang Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo rin po ang mga daladalan ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, ampun ng mga mahal sa buhay, saan man sila naroon, kayong lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng live streaming, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.